Hello guys, ako po si Merdoms at welcome sa channel ko. Hello guys, dito po tayo sa Java Sea at itutur ko kayo dito sa container ship at konting background dito sa barko, 39,900 gross tonnage itong container ship, tapos ang haba nito 260 meters, tapos ang lapad naman 32 meters. So start ko kayo mag tour dito sa container ship, kung ano yung mga makikita nyo dito sa container ship, yung mga parte ng container ship. At sige, start tayo. So guys, ito yung forward station, pinaka proa, yung lubid namin, tapos yung chain ng port side ng angkla namin, tapos ito naman yung forward mast. Yun. At banda doon yung chain naman ng starboard side. So mula tayo, punta tayo dito. Tapos ito yung warning namin. So lahat ng forward station ay snapback zone area danger. So meron ding warning dito. So lagi magsuot ng hard hat, safety shoes dito na area. Okay, right tayo. At meron kaming dito sa barko, pagka left side o tinatawag na term namin ay port side, ang kulay niya, ang side light is red. So left side, port side is red. So punta naman tayo dito sa right side. Katulad sa kabila, meron ding warning sign kami dito. Also snapback zone area is danger. Okay guys, dito kami sa to forward. Meron kaming life raft na 6 person ang capacity naman niya. Maliit lang to kumpara doon sa accommodation na mas malaki yon. Tapos meron kaming procedure paano gamitin yung life raft. Yan. Emergency lights. At meron kaming ladder pang abandon kung mangyari. Then nanda dito, meron kaming life buoy. Yun. And going inside at sa yun dito sa right side, color green o tinatawag na term namin ay starboard side. Left side o port side is red. Dito naman green sa starboard side o right side ng barko. So baba tayo. Okay guys, ito yung papasok tayo sa paint store. So before nyan, may procedure bago pumasok ng paint store. First, buksan yung door. Binuksan ko na para ma-ventilate. So, meron kaming ventilation exhaust fan para lalabas yung amoy sa paint store. So, yun lang. Start, tapos stop. Yun. Within 5 minutes na ma-ventilate.
yung loob ng paint store, yun, pwede ka nang pumasok. So, na-ventilate ko na siya. So, pwede na tayong pumasok. So, ito yung paint store namin. Ang gamit namin ay International, ang brand. Yun, iba-ibang kulay yan. Meron kaming mga thinner. Yun, malakas din ang amoy nito. Tapos meron yung hardener namin. Yun, at banda naman dito, ang workshop. Boson Workshop. Yun. Tapos ito yung mga tools, mga gamit. Tapos sa bandang unahan, mga tubo, tapos bago at lumang lubid, chain block, yun. Tapos ito yung better end ng angkla namin, yun, chain block. Tapos mga bakal, mga gamit. Ito lights para sa Swiss canal. Yun, ginagamit namin kung dadaan kami ng Swiss canal. Mga twist lock. Yun, mga used oil. Tapos ito yung mga spare ng mga chain para sa angkla. Tapos spare na pilot ladder. Yan. Tapos lulusot na tayo sa port side. Yan, mga lashing bar, short bar, twist lock, lumang turnbuckle. At luso tayo sa port side. So nag-start kayo sa 02. Ngayon dito tayo sa 06. Bay 06. Lahat ng mga hatch cover dito merong by number. Tapos ito yung hydrant namin in case of fire. So itong pula para sa fire hose. Tapos ito naman ang para sa IRA kung mga panggamit. So yung hatch cover namin made by MacGregor. Now, Bay 10 F. Pagka ito naman ang firebox. Yan. Dito yung fire hose. Loosen. Tapos kakabit doon sa fire hydrant. Yan. Dito yung mga box ng short bar. Tapos ito naman ang mga socket ng para sa mga reefer container. Itong reefer container na socket niya, ang bolt niya ay 440 watts, so medyo malakas to mga kuryente. So now is bay 14. Next ay bay 18. So akyat tayo para makita nyo kung pag wala naman ang container sa hatch cover. Yun. Itong bandang gitna ay 00. Tapos yung odd number 01, 03,
07 hanggang 11. Yun. Tapos sa kabila naman, yung 02, 04, ito yung number na para sa mga position ng mga container. So, yun. Yun yung mga container. At sa kabila, sa likod, yun. Okay, baba na tayo. Okay, continue guys. Galing tayong bay 18. Tapos next naman is bay 22. May example ako para sa saksakan ng reaper. So ito yung ng reaper. Apat siya. Ay itutusok. At ito naman ang itutusok dito. Ayun. Guys, ha, 440 watts. So malakas, kung sa bahay 220 lang. Yan, malakas ang kuryente nito. Then next is bay 16. Yan. Bay 30. Every cargo hold, meron kaming fire box. Nakakatabi niya yung fire hydrant. Yan, yan. Kung makikita nyo, merong mga firebox dyan sa unahan. Hanggang papunta niya ng likod. Yan. Okay. Now, bay 34. Then, meron na yung lifebuoy. Lifebuoy with lights. So, example guys. Yan, iilaw. Ito, hindi siya naiilaw pagka nakataob. So, pagka nasa tubig na siya, yun, iilaw na siya. Yup. Nag-ilaw. Yun, ilaw siya. Pagka lumubog yung barko, yun, iilaw to sa dagat. Automatic. Yan, at ito naman yung combination ladder namin. Yun, pagka dito sumasampay yung piloto, kung mataas kami. Yun. Tapos sa unahan, ito yung pilot ladder namin na i-coconnect sa combination ladder. Pero kung mababaw lang kami, o mataas, o mabigat kami, ito lang, pilot ladder lang yung gamit namin. Hindi na kami gagamit ng combination ladder. So, yung uli na ginagamit namin. So continue, bay 38. Next is bay 42. Yan. At ito yung mga wire ng reaper container. Tayo sa 46. Ito yung mga reaper container guys. So malapit na tayo sa accommodation. Ito yung accommodation namin. So andang taas yung fridge. Yun, yun ang lifeboat namin. Kung ano yung makikita nyo sa dito sa port side, yun din ang makikita nyo sa starboard side. Yun, firebox ulit. Tapos yung fire hydrant.
And guys, meron din kami dito. Ito yung gangway namin. Yun, dito sumasamba yung stevedore, agent, authority. Yun, ito din ang access namin, yung entrance, exit namin sa puerto. Tapos, ang itong barko namin is made by Samsung. So, built 2001. So, ngayon is 2020. So, 19 years na itong barko na barko namin. So, hindi lang cellphone yung ginagawa ng Samsung, pati barko. So, akyat tayo. Sorry guys, ito pala yung master station namin. Dito kami nag-assemble at may fire and emergency. Yun, dito namin mag-counting kami kung ilan pa ang tool. Yun, then meron mga instruction dito. May battle ship. Aparatos namin. Okay guys, dito tayo, umakyat tayo ng isang deck. Ito yung bunker station namin. So, dito ka magkakarga ng fuel namin. So, yun. Tapos, bunker David namin to. Okay, nakita tayo. Live namin. So, capacity dito is 16 person. Kung yung sa forward, 6 person lang yan kasi mas maliit yun. Sa kabila din, ganun din. Meron din live craft dun. Dalawa din. Tag-iisa, 16 person. So, 16 at Rabila 16 in capacity. So, akyat tayo para sa live boat. Ito yung live boat. Capacity naman ito ay 32 person.
zone area is danger. So, ito yun ang up station control. Yun, lubid sa pupa. Steering gear. Di tayo makapasok kasi nakalock. Okay guys, dito kami naglalaro ng basketball. So, meron kaming mga net dito para hindi mahulog yung bola. At yun, ito yung ginagamit namin. Okay guys, salamat sa pagpanood. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at i-click ang bell button. Salamat sa pagpanood. Sana nag-enjoy kayo sa tour o dito sa barko sa container ship. Salamat!